Hey, good day guys, brother ko nga pala ang inyong lingkod, nagbabalik. So yun, panibagong content tayo dito tayo sa new server mga brother, kasi daming mga newbie na nagtatanong, pati na rin sa comment section, daming tanong, no? Tinatry ko masagutan ng isa-isa, pero sige, sagutin natin dito sa video. Okay, so bago tayo ma-proceed sa ating topic for today, shoutout muna tayo. Shoutout kay Nathan, kay Ice or Yes, ano bang ano, capital E. Si Dermy, si Xela o Xela, si Empress, Xdog, Dummy31, Black Mink, Kipipay, Brother Moko, and kay Mang Boy. Ayun, shoutout sa inyo mga brother. Happy gaming. So ayun, proceed na tayo. So mga doon muna tayo sa mga comment nila, no, yung tanong nila sa imprint daw guide. So sa imprint guys, ito kasi yung character ko, yung Glad. Itong naka-imprint sa akin, temporary lang to, no. So ito yung mga in-imprint ko kasi may mga damage increase to, kasi walang damage ng Gladiator guys. So lahat ng to damage increase, ayan, makikita nyo damage increase. Okay, sa pag-i-imprint naman guys, no, tignan nyo syempre yung imprinting effect, ayan, no? Imprinting effect kung ano yung maibibigay sa character nyo. Okay, hindi yung ano, iba tong equipment effects. Kasi kung ibig sabihin nitong equipment effect, pag sinuot mo siya, ito lang yung makukuha mong stats. Hindi ito kasama kasi ito sa imprinting to guys. Then, sa unique ability din ng pet, i-consider nyo rin yan. So, tulad nito sa akin, kasi ang build ko dito, critical damage increase, tsaka PVP talaga. So, ito kasi attack yung nakuha. Yun, mahirap kasi makakuha nung ano eh. Ito yung ganyan, critical damage. Tapos ito rin. Ayan. Ito, may PVP. So, okay na ako dito sa familiar ko na to guys. So, sa imprinting effect guys, okay. Bago nyo imprint, syempre, SS nyo muna. And then, i-level 30, then reinforce nyo ng 5 times. Okay. Then, kung swerte kayo sa familiar, pwede nyo i-transcend 5 bago nyo i-imprint. Okay? Para at least ma-maximize yung ano, yung bigay na stats. So, sa pag-build ng character guys, no, nakadepende yan sa diskarte nyo. Kung gusto nyo ano, mag-reduct type or gusto nyo ano, damage type. Kasi mayroong mga sampulan natin na meron mga familiar na tulad nitong smash damage increase. Meron familiar na smash damage decrease, parang ano, reduct siya, pang reduct. Tapos meron din dito, wala pa kasi ako dito mga imprint eh. Check natin dito sa rankings, no. Check natin yung mga magagandang imprint. So ito, nakaano din siya. Eh, tulad nito, damage type to critical hit. Tulad nito, si Linja yung nakalagay saan niya. Meron ding familiar na ano, resist critical hit naman yung bigay. So, nakadepende yan sa inyo kung gusto nyo mag-reduct o gusto nyo mag ano, attack. Okay. So, yun yung ano yun. So, check natin yung mga magagandang imprint. Ito si Moon. Yan, tulad nito, All God. All Lord God, no? Makikita nyo yung imprint niya. So, maganda yung imprint ni brother, no? Swerte sa LG. Tapos, tulad nito, sawing. Naglagay siya ng sawing, pero transcend 4 yan. So, halos katumbas na ng Lord God yan, guys. Kaya, tignan-tignan nyo rin, no? Kalikot-kalikotin nyo rin. Tapos, ayan, yung mga unique ability, ayan, no?
critical hit, edited na rin to. Ayan, no? Critical damage, ang sarap, ganda. Tapos ito yung perfect fit, oh. PvP attack, tsaka critical, ganda ng ano nyo, fit niya, guys. Oh, ang sakit nito pag tinamaan ka. Oh, ganda ng fit. So ayan, makikita nyo naman yan, guys. So paano kung doon naman sa pagpili ng ano bang magandang pamilyar, no? Nakadepende yan sa style nyo sa pagpag PvP, guys. Yung aggressive kayo, yung gusto nyo na kayo agad yung lumusob, diba? Magliyara na lang kayo, kasi mamaya pagkalusob nyo, mabilis yung kamay ng kalaban nyo, idadodge lang kayo, diba? Pag nakaliyara kayo, kahit late yung pagdodge nyo, at least yung liyara, kasi parang ano yan, eh, dagdag yan sa dodge, eh. Tsaka yung cooldown lang ng ano nun, 15 seconds. Tapos may ano pa, bigay pa na regen sa buhay. So ayun. Doon sa priest namin, sa priest ni brother, ni boss amo, no. Itong brother ko, nakaliyara to, guys. So pag naipag PVP ako, talagang ako yung una. Ako yung unang lulusob. Gugula talaga. Ganun, aggressive ako, eh, no. So yun lang, pagka abangers ka naman, ayun, magsilindya ka, kasi kailangan airbound yun, eh. Ang disadvantage lang nun, pag hindi kumapit yung airbound, pero pag kumapit naman yung airbound, ayun, wala na, pass your papers, talo na kalabang agad. No, so depende yan sa ano yun, PVP style, no. So meron din tayong mga ground pit, ground bound, yung sila Krasea, sino pa, marami diyan, eh. So yun lang naman yung sa pag-build niyo ng pamilyar niyo. Ako kasi ito, si Kishima muna yung binili ko, kasi ito yung binigay sa PVP ano yan, increase. Okay, ayan. Tsaka nang sisil kasi ito si ano, si Kishima, kaya bagay ito sa Glad. Kasi ang problema lang dito ay Kishima, hindi siya lumalapit sa kalaban, eh. Kailangan dumikit ka muna bago siya lumapit. So pang-glad talaga siya. Pag sa priest kasi, wala, eh. Pag sa nalapitan mo yung kalaban, dun pa lang siya atake. Itong Glad, close fight. Kaya makakatulong tong Kishima sa Gladiator. So ano pa ba? Dumako naman tayo dun sa ano. Wait lang, mag-level up yung ano natin, Familiar Island. Tumako naman tayo sa ito. Ito din pala, ano yun, yung pa-level nyo na agad habang maaga pa, guys. Kasi malaking bigay nito, eh. Ito sa mga ganito. Pag-tame naman ng Lord God. Ay, ng ano, Legend. Pam. Yun lang, wala tayong sample, no. Ah, ito na lang, si Kishima yung sample natin. So paano nyo ba mahanap yung spot niyan? So meron kasing mga ano, ito, pindutin nyo lang tong question mark, detailed information, familiar information. So location, nasa Guild Raid. Tapos available in summon. So ano lang siya, hindi siya, wala siyang exact na lugar kung saan matitame. So ano lang siya, bigla na lang siyang susulpot dun sa mga lugar na random na map kung saan may spot ng legend. Diba, kadalasan dito sa Sorma Plain, meron dito Kishima. So may mga ganun. May mga familiar din na asan ba? Tulad nito. Question mark. Familiar ni Prime. Ayan, tulad nito. Meron siyang ano, location. So shortcut nyo lang, pupuntahan nyo lang, no. And then doon naman sa ano, sa Hall of Treasure, puntahan nyo lang yung world map. Diba, punta kayo sa world map, Island of Space Time. So makikita nyo dito, yan, monster. So scroll down, ayan, si sa upper floor, si Pongki.
dito yung spot ni Pongki, si Aria, dito yung spot ni Aria. So si, ay, ba't ako gumalaw? So ganun lang yung pag ano nyo, punta lang kayo sa world map para hindi na kayo mahirapan, no? Tapos minsan kasi wala yan sa mismong spot na binibigay dito sa ano, sa dito sa indicator, dito sa maps. So example, nakikita nyo yung red dot area, i-adjust nyo lang dito sa pangalawang box. Minsan nandyan siya, dyan lang yan. So si Pongki naman kadalasan nandito lang talaga yan, din dun sa unahan. So pwede kayo mag move okay? So tignan nyo lang yan dito sa world map para hindi kayo mahirapan. Tsaka madali lang yan hanapin, guys, no? Lipat-lipat lang kayo ng channel. So yun, sinasagot ko na lahat, no? So meron din na tanong sa transcend ang item, no? Dali lang naman to, guys. Ito yung sampulan natin. Unlock nyo muna yung item. Tapos punta kayo sa transcend item. Ground weapon. Yan, scroll down nyo lang. Hanapin nyo yung ancient. Yan. So ilalagay nyo. Confirm, so production. So kailangan nyo ng the red moon's mark and then transcending stones. So saan ba napaparm tong mga to? Pindutin nyo lang din tong mga to. Pagkapindot nyo, ayan, no, dito sa acquisition information sa world map, makikita siya sa hall of treasure, first, second, third, lower floor siya, guys. So ganun lang, pagka wala kayong material na ganun, doon nyo sila ipaparm. Ano yun, nyo lang lagi pindutin nyo, kasi may ano naman yan, may guide naman yan kung saan nyo mapupulot, no? So ano pa ba ang mga katanungan? Medyo nalimutan ko na yung iba, eh. So yun lang naman ata yung mga natanong sa akin regarding sa, then is next time, next video na lang siguro kung paano yung pag-combo-combo dito sa GLAD. Kasi may nagtanong din sa GLAD, eh. So sige, pakita ko na lang din. Ito yung skill build ko sa GLAD. Yan. Max ko tong Acromatic Swirl, tsaka ito yung mamax itong Sacred Net. Itong tatlo, temporary lang to. Baka baguhin ko to. Pero itong Light Shield, i-mamax ko yung Light Shield, guys. No? So yan yung ano. So simple lang naman yung combo ko, eh. Wala kasi makunat dito, eh, na monster, eh. So pagka-glad kasi, sige, dito ipakita na lang din natin, no? Maganda kasi kung may kalaban para makita nyo talaga, may makunat na kalaban. Pag-glad kasi, guys, kailangan talaga ma-timing ka dito sa glad. So baka makunat tong kulay pink ito. So pag ako naipaglaban, syempre dodge muna, dodge. Tapos itong second skill ko na ano. Yan, ikot, dodge. Wala, malambot kasi. So ang combo kasi dyan, guys, ito, no, dodge, itong skill na to, shield smash ata to, then net. Pag nag-proc yung ikot, ito, ulitin natin, ito, dodge, shield, ay hindi kumana, na-pick. Maganda kasi may makunat na mobs, eh, para makita nyo talaga, no? Lambot na kasi dito. So sample, yan yung kalaban, no? Okay, dodge, shield smash, net, eto, pindot sa ibang skill. Wala, patay na kagad kasi. Basta pagka na-proc yung ano, nag-proc yung ikot, guys, pindutin nyo kagad yung light shield. Then dodge ulit. Tapos itong first skill, ayan, may magpo-proc na isa. Tapos dodge ulit. Ayan, shield smash na naman. Ganun lang, paulit-ulit lang yan. Tapos ikot, light shield, dodge. Ayan, ganun lang. Para hindi maubos yung dodge nyo, hindi kayo yung dodge, kayo na dodge. Huwag kayo mag-auto pag naipaglaban. Kasi maubos talaga dodge nyo dyan. Kasi hindi kayo makakombo, eh. So ganito. Ayan, pack. Ayan, ikot. Ayan, pindot agad. Ayan, tunaw. Wala na. So ganun lang naman yung combo-combo lagi sa GLAD, guys. Wala kasi tayong kalaban.
Siguro i-try natin sa PVP, no? So next papakita natin yung pull ano. Pull combo natin dito sa Gladiator. Kasi pa once na umikot kayo, pumindot na kagad kayo ng ibang skill para ano. Continuous pa rin damage ng ano nun, ng ikot. Tapos pag nakapindot na kayo ng skill, dodge kayo agad ulit. Kailangan makadodge kayo ulit kasi ano, madadali kayo makaka-recover yung kalaban. So ayun lang naman for today's video, no? So ayun, sana nakatulong sa mga newbie. And huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, guys. Yan. Thank you sa mga patuloy na sumusuporta, and sana makaabot tayo ng 1k subscriber, guys. Ayan. Tulungan nyo ako. So thank you. What's up? Bye bye. Peace out.